Tinig nating lahat. Tinig ng bayan. Dito lamang sa 105.7 Joy FM. Kasama si Caloy Rosario. Tinig. Kay nagatinuod gyud ang tansya sa atoang mga eksperto kung diin ni sa usa lang kaadlaw ha ni bulan og 2019 ang bagong kaso sa COVID-19 ang natala mga katinig tungod sa tulo ka bagong variant no nga paspas kayo ni Kuyanap gani sumala pa sa mga eksperto nga kung magpadayon kini mamahimong 28 times no ang kapaspas sa pag-duplicate o pag-kuyanap niining tulo ka mga bagong variant sa COVID-19 mga katinig. Pastilan. Pasalamat ta diri sa tong lugar kay padayon nga ni Os-Os no ni kunhod ang ihap pa sa mga aktibong kaso gani mga katinig ang atoang aktibong kaso na lang nasa 40 kapin. Diri sa probinsya. So atun sa atong dapat buhaton, amping ta kanunay karong adlaw magsugod ang Davao City sa pagpatuman nga hugot nga mga ipatuman nga mga restrictions no sa pagbiyahe bag-o ka mo biyahe kuan sa ka og RT-PCR test. Bag inigabot nimo mausad kung kinahanglan do na kaya negatibong result kay kung dili di gyud ka kabiyahe mga katinig. Kaya ang Davao Rabas, silingan nato, maoy usa sa mga lugar nga dunay taas sa kaso sa COVID-19. Tungod nining kaso sa COVID-19 mga katinig, hinuon ang dunay pay good news kay gitugutan na karon ang mga pribadong kumpanya nga mopalit og bakuna. Kita diri sa Kidapawan City, aduna naman poy kining budget nga gigahin alang sa pagpalit og bakuna pero maula gina. Ang gipagawas ng kamanduan sa IATF no sa National mga katinig kinahanglan dunay tripartite agreement no moagi sa National ang pagpalit og bakuna og sa tibuok Sokseargen region nana sa kapin o almost sa 18,000 ng mga healthcare worker ang natagaan og bakuna no og mao na siya mga katinig. Diri sa tuwa sa city government, doon na po'y bagong gipangayo ang chief executive nga dugang supplemental budget. No? Ilawam dito sa supplemental budget number 2, nagpangayo og 94,255,410 pesos and 16 tabo. Og money ang isa sa mga agenda kagahapon. Pero as expected, duha sa mga miyembro sa konseho si Vice Mayor Jibji Bumbeyo o si Councilor Ruby Padilla Sison ang wa muuyon nini kay nganong muuyon man daw sila nga ang pondo kuhaon dito man sa kontrobersyal nga 2021 annual budget nga karon nagi naapa no sa sangguniang panlalawigan human kini gipailaw usab sa sa tawag nini pagtuki sa mga miyembro sa konseho tungod kay sumala pa kontrobersyal ang pagpasa niini. Now, sa sanggunian panlunsod, mao nang gisgutan kagahapon mas maayong makibalita kita kay human na nag-adjourn ba si Vice Mayor Bumbeyo nag-convene sumala pa ang supermajority sa sanggunian panlunsod ug ilahang gisgutan kini. Naasa rin niya sa atong komunikasyon na si City Councilor Lauro Tainan Jr. ang Committee Chair on Energy sa sanggunian panlunsod. May buntag Councilor si Loy Rosario sa Tinig ng Bayan sa Joy FM. Loy, good morning. May buntag sa ato mga tigpaminaw. Unsay nahitabo gahapon sir sa dihang gihisgutan kining dugang gipangayong budget no or supplemental budget sa Office of the Chief Executive. Yeah. Subo kayo may kagahapon Loy gumikan kay do na ay mga political differences and issues on 2021 budget. But we really expect that the Vice Mayor and Councilor Ruby Padilla Sison will succumb to the supplemental budget number 2. Tungod kay klaro kayo ang explanation ni Mayor Joseph sa dihang amo siyang giimbitahan sa sangguniang panlunsod session nga kining maong budget, dako nga budget ni ini
moadto kini sa COVID preparation, labi na tungod kay karon nagkataas ang kaso ug ikaduha, kini laging preparation nato sa massive vaccination just in case na makakuha na kita og vaccine. But unfortunately, maong gihapon ang nahitabo kagahapon kalit nga gi-adjourn ni Vice Mayor because of the motion of Councilor Ruby Padilla Sison nga motion to point of order, which I question that bisan pa man sa una nga mga supplemental, because in a parliamentary rule there is no such word as point of order with regards to the subject matter. No, pwede man nga na point of order, but on the process. But going to the subject matter, there is no such word as point of order. But of course, giruled man dayon sa Vice Mayor, wa na pud may mahimo, then tama ka tong imong information nga nakuha, Loy, nga nag-convene kami. Nag-convene because we want to continue the session. Because after nga gi-adjourn, we... express our objection, but kanto naman kalit nga gi-adjourn ni Vice Mayor, so nag-convene kami just to discuss of course legal issues and some issues regarding that matter. So we decided nga para di lang yun ma-hamper kining usa ka dakong issue para sa katawhan sa Kinapawan, despite threats of mga threats nga pailan kami og kaso, ipa-ombudsman kami. So we decided sa United Councilors nga among ipadayon kini. Siguro by tomorrow magpadayon kami og session para lang jud tindugan kining issue sa atong mga katawhan, labi na sa isgutanan sa vaccine, Loy. Makasubo kini gumikan kay dili ni mo'y gusto natong makita, no, sa atong mga city officials nga pabalik-balik ba if they have questions on the 2021, which it, for us a game was over of that particular issue because there was already a approval of that ordinance from the Sangguniang Panlalawigan na alay motion to recall, but there was already an approval. So para sa amo mga tactic lang kini, mga political strategy lang kini, para lagi magkaroon ng to continue their political question. But for us, di may magpadala ni Niloy. Amo kining tindugan. O so far, sa pagkakaroon, mayingon ako nga wala pa'y mga... dagkong mga proposal o mga importanteng proposal nga amo ang gi-reject sa United Councilors. Ang usa sa mga hinungdan nganong padayon ang ilang pagbarog nga dili aprubahan kini kay tungod adunay gipasang ordinansa nga kinahanglan ang Office of the Chief Executive mag-submit og iyang report kung asa gidala gigamit ang kwarta nga gigahin alang sa mga ginapangayong supplemental budget susama sa ginahimo ni Presidente Duterte nga every week, no, nagaulat sa bayan si presidente kung unsa nang update o asa na gidala ang mga pondong gi aprubahan sa gobyerno. Kini ba usab nahitabo ba sa Sangguniang Panlunsod? Yeah, there was a report coming from the executive, and kagahapon dili na nimo ilang issue. Ang ilang issue kagahapon gipangutana ni Councilor Ruby kung naabay kopya sa ordinance nga naa sa secretariat, and of course ang secretariat kay ilahaman, ingon gyud ang secretariat nga wala, and ingon ni Councilor Ruby maotoy ilahang basis nga dili sila mo approve, which is for us it's a very elementary issue, no, ngano man nga kana moy basihan, dili man ang merit o ang importance sa budget o sa issue ang dapat natong tanawon. Ngano agi-agion matag technicality. O kung technical ang istoryahan, game was over, Loy. There was already an approval of that 2021 budget coming from the Sangguniang Panlalawigan. Nag-motion for a reconsideration lang, gihir karon sa Sangguniang Panlalawigan, but it was already approved. And ang akong kabalaka na po niini, gumikan kay kung i-approve totally kini sa Sangguniang Panlalawigan, they will still again question that siguro dito na sa court. So, mao na po ni ang ilahang himuong rason na babaga na po nila ang mga importante nga mga issue
Diya sa sangguni ang panlusod ini sa city government. So quite worried ko ni Niloy tungod kay ang ilang manggong gibabagan preparation, budget preparation kini for the COVID vaccine implementation just in case nga na pag-hire og mga job orders. In fact, dako kayo ang kasubo sa mga job orders tungod kay part dito sa supplemental loy mao ang increase sa mga honorarium sa atong mga job orders sa city government, no? So but again and again, we will stand to it, loy. Dili ni magpadala nining mao mga pressure sa mga pagbabag. Kining ginapangayo karon nga 94,255,410 and 6 centavo alang asa ni kagahapon na sumala ninyo inyo hangga gisgutan. Asa padulong ning naasoy nga pondo? 40% of this will go to COVID response, Noy, no? Others are may mga infrastructure reprogramming gikan sa different barangays. Ang part niini mo adto sa increase sa mga job orders sa salary, naay mga part niini mo ang mga request sa mga different offices under budget for their program implementation. But ang dako gyud nga part ini moadto sa COVID response tungod kay kagahapon among giaprubahan kagahapon ang tripartite agreement, no, tungod kay nangita lagi kita og lain na pod nga vaccine gumikan kay dito sa AstraZeneca, medyo nag-close na sila, no, nangita na pod ta og kining sa Kumubox, no. So mao ni ang ginapaspasan karon sa city government, and kami we expect nga unta COVID man para manis katawhan, despite nga naay mga differences, we have to go as one. But an opportunity kini gihapon ang mga panghitabo. So the mayor was invited the last regular session, and the mayor clearly explained the details of this supplemental budget, Loy, no? So siguro ba si ihatag pundamo ang kopya sa inyo, ha, para you can peruse the details of this supplemental budget. Palihog, sir, para at least maklaro nato kining naasoy nga mga issue o masabtan po da sa katawhan, madunggan ang both sides, no? Kalabot nini kay kabalo kita pag-abot sa pondo, kinahanglan yun na maging critical kay pondo benis katawhan o kwarta ni sa katawhan ang ato ang ginagamit pod nga para po, yes, sa katawhan. Correct, Kaloy. O dili pwedeng ang pundo sa katawhan ato lang yato ato sa bisan na asa. That's why when it comes to transparency, we are one to that, no? But dili pwedeng gamito nato ang issue sa transparency just to curtail or just to stop the process of implementing programs, no? So kanya-kanya maguta og view nining transparency. But when it comes to executive level, in fairness, naghatag naman sila og report. But kung ato pag yung pangitaon, Loy, kung asa na adto ang lamas, asa na adto ang pila ka lusok sa ahos ani, I mean, that's not that's beyond our control, no? Na naman tayo, naman tayo accounting, na tayo COA. But what is very important is klaro para sa sangguniang panlungsod kung asa nag-adto kini, and we can assist, no? Kung tinuod ba nga naka-hire og mga doctors tungod kay apart ini mo ang budget tung pag-hire og mga additional doctors, no? Tinuod ba nga na ina-hire nga mga additional nga mga job orders for the contact tracers, tungod kay nag-pull out na ang DILG sa ilahang mga contact tracers, and the city government will augment on that particular vacuum. So kini kung ato maning makita, amo maning ma-evaluate, no? So kung dili na tinod, that's I think the time we will question the executive nganong nag-appropriate, nganong wa maninitog pa, no? But dili siguro pwede na to nga atong i-stop ang implementation because of our unimaginary question with regards to transparency issue. Sir, nag-mention kang ganiha about dito sa AstraZeneca, no? Kay ang pagkabalo na ako, aduna na tayo agreement between sa city government o AstraZeneca niadtong nilibayng bulan. But unsa ni tabo ani, dili na ta makapalit og bakuna sa ilaha? Wala na, Loy, and probably lagi nang sad kayo, Mikay.
Akad to na magunta grabing dali-dali lagi unta nato niadto. Gani iagi patag kontrobersya nganu dali-dali on daw. Amao na ni ang resulta medyo na late lang pud jud tagamay. Murag ang AstraZeneca is nag-close na siya bisan ang uban nga mga LGUs wa na pud makahabol. Nag-close na siya at gumikan sa daghan kayo nga mga orders, no? So di man po nato pwede nga maghulat na lang ta tungod kay according to information kung AstraZeneca atong hulaton murag end of this year pa, no? Sila makaproduce. So na yung mga information gikan sa DOH nga na ay mga available murag kining sa combo box na lang ang murag na ay window sa pagkakaroon tungod kay ang uban po nga mga COVID vaccine suppliers nag-close na po sila, no? Wala na po. So mao na nga among ginadali-dalian lagi nato ni kay basig makahabol pata ni ini kay murag mao naman lang ni ang open according to information. Uh-oh. No, so hopefully tungod kay we have to address but even 30% no sa atong population mao nang heaven and earth ang atong paningkamot ini kay adili ta gustong maapsan na ta aning another variant na pod, no? Sir, so, sir kadyot sir, gusto na ko klaruhon, okay, murag nalibog ko kay ang pagsabot man gud nato sa mga nauna nga mga interview statement sa city government nga aduna nay close deal ang agreement between sa AstraZeneca o city government, pero na murag adunay gikuan gamay kay ang gusto sa national ITF adunay tripartite agreement. Paapon sa nitabo nga nung nasirad ang ta nga abin ako close, pag mo close deal is close deal na, yan na. No, ang close, ang pag na close deal na siya, Loy, kung naa na tay a tripartite agreement nga napirmahan, no? But at that time, tungod kay gawas nga ginaproseso na to ang budget, sa dihang pirmahan na unta na to kini, there was an information from the AstraZeneca representative nga close na sila, no? Murag mag-open sila, murag na ay available, but probably next year, no? So, sad ta niini, but mangita ang pamaagi ang city government kung asa ta pwede nga na ay available vaccine. No? So, unsa mga gawas dito sa dimension ni mo nga Covavax ba to, nga vaccine? Unsa pa yung mga laing bakuna inyo ang target nga paliton? So far kini lang, so far ang information gikan sa DOH nga pwede available, Loy, no? Murag wala nay ambot lang, no? But so far sa information nga nakuha namo gikan kang Dr. Hamir, ang atong sa atong City Health, murag kini pa lang so far sa ilang information gikan sa DOH ang murag open for transaction, but other supplies medyo mao lagi na ang problema, medyo close na kay nakuha na sa mga first world countries. Anyway, sir, salamat you guys sa higayon gigihatag nimo ni atong programa basin dulo na pa kay dugang mga impormasyon nga buti pa abot sa itong katawhan. Yes, salamat, Loy. Salamat po sa panahon. Padayon lang kita, Loy, sa atong mga kaigsuunan. Padayon kita nga mag maningkamot o padayon kita nga mag-monitor usab, padayon kita nga mag-amping, no, tungod kay dili lalim. Wa pagyunta maka ambot lang kung naa na batas katunga o wa pagyunta makalingkawas nining maong problema sa COVID-19, no? So sa national, imo nang na-mention kay ganina, Luis, sa national grabe, no, dili katiaw-tiawan kanang maong data. And they are saying na anata sa second wave, no? But dinhi sa ato, I hope nga dili na siya unta mahitabo, but we are working hard nga lagi gagahapon among giistoryahan kini kung sa mga recommendation sa executive para lang yun ato mapugan tungod kay nakita nato nga gumikan sa pag-open nato sa ato ang mga boundaries, no, basi musipa kini, and the mayor saying katong dito siya sa sangguniang panunsod, we are expecting pag human aning Holy Week
basig na ana po'y mas taas nga number. But of course, sa disiplina o kooperasyon, support sa ato mga katawhan, ato kining mapugnan. So, gawa sa pag-amping, mag-tinabangay kita. Salamat po sa inyo ang programa sa pagsuporta sa ato mga kampanya para sa atong kayuhan, sa ato mga katawhan sa city government. Salamat, Mayong Buntag. Mayong Buntag, Councilor Tainan. Mga katinig, inyong nabati si City Councilor Lauro Tainan Jr. at least. No? So, naklaro na ito kining mga hisgutanan, pero sa kung imong paminawon na both sides, sa dunay kanya-kanya silang mga rason. Ang pinaka-importante lang niini, masiguro nato nga ang pondong igahin alang niini, magamit yun sa tama. Kay kini, kwarta man na sa katawan. Oo, people's money. Nga usahay, di gano'n usahay, pero mintigod mga biktima, mga katinig. Ang pinaka-importante, ang maayong tumong. O dapat maadto dito sa padulungan nga tumong kining pondong ginapangayo sa city government o mga nanglabay pang mga pondo, no, nga mga nauna nang gihatag ngadto sa chief executive alang sa mga programang kalambuan diri sa sudad. Alas 6:27 na mga katinig ang atong oras. Kay tungod palay man ng pagsaka sa ihap sa COVID-19, mao nang pinakaimportante ang atong yung pagsunod mga katinig, no, sa mga health protocols. Kini lang actually ang isa sa mga maayong pamaagi nga atong himuon mga katinig ang aron maprotektahan atong kaugalingon. O gawas ni ana, syempre atong kanunay ginamention kining mga food supplement o mga pagpag-amping ang kanunay nga dapat buhaton. O paghimog mga healthy lifestyle. Dako ang natabang sa pagtumar sa Yaka Herbal Capsule ni Brian Marcelo sa pagwagtang sa iyahang balatian. Saan ako sulit mas, niya, yun ang doktor magpa-biopsy ko. Ang first gawas sa resulta sa biopsy nga papillary carcinoma. Wala ko lang na panahuna. Kung gitry ng inyong produkto, ang Yaki Capsule, i-split na ko ng inyong 3 times a day sulod sa isa kabulan. Pagabot sa kabulan, nagpabalik ko biopsy. Pag gawas sa resulta, natingala ang doktor, nga ano daw nga, negative pa daw ang resulta sa biopsy. Wala na siya. Iyan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Usa ka ba sa nakabenepisyo sa balik probinsya sa gobyerno karong panahon sa coronavirus disease pandemic? Nasayod ka ba? Nga usa sa pinakamaayong mahimo sa probinsya mao ang pagbuhi og mga kahayupan pinaagi niini. Matabangan ka aron nga mokita ug aron giyahan ka sa maayong pagbuhi sa mga hayop. Ania ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement, ang maayong suplemento aron paspas ang pagdagko ug pagtubo sa imong mga gialimahang hayop sama sa baboy, baka, kanding, karabaw, kabayo, manok o pato. Ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement puno sa multivitamins, minerals, amino acid, calcium, B3, enzymes, electrolytes, omega-3 ug probiotics na makapapaspas sa pagdago, pagtubo, pagpagana sa kaon, makapadaghan sa produksyon sa gatas ug makapasinaw sa pani. Sa paggamit, imix lang ang usa o duha ka kutsara sa King's Vita Plus Animal Feed Supplement sa usa ka galon nga tubig o usa ngadto sa duha ka kutsara sa 3 ka kilo nga feeds ug ihatag kini adlaw-adlaw. Busa, usupay inyong gihulat. Gamit na og King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Available sa tanang mga AgriVet stores sa inyong lugar. Alang sa inyong mga panginahanglanon sama sa school and company uniform, basketball jersey, polo shirt and t-shirt printing, best book suit or coat, vest jacket, rescue and security uniform, cutout sticker, embroidery, corporate items o kuman pa. Anto na dayon sa Odron Uniform Center Kinabawan Branch. Specialized in customized full-bladed sublimation, digital printing and rubberized. Odron Uniform Center Kinabawan Branch, Makitaan kini sa Jubilee's Building, Quezon Boulevard, Poblacion, Kinabawan City. O pwede matawagan sa 0955-126-6340, 0917-630-2874, o 0923-735-1612, or email at odronuniformcenter@gmail.com. Odron Uniform Center Main Office, Makitaan sa Door 6 and 7, AS and HS Building, Quinto Boulevard, Poblacion, Davao City, in front of Almendras Gym beside JNT Express. Odron Uniform Center Kinabawan, maker of quality sportswear, school and company uniforms. Odron Uniform Center Kinabawan, open from Monday to Friday and Sunday.
Pagkaon nga kulang sa nutrients, walay exercise o dili maayong stilo sa pagkinabuhi, siguradong sakit ang padulngan o kamatayon. Ayaw hulata nga mahitabo kini. Masigarbuho ipaila-ila. Garlic Plus! Garlic Plus! Garlic Plus! With sodium ascorbate, kombinasyon sa garlic o vitamin C. Garlic nga natural antibiotic. O vitamin C nga immune system booster. Makatabang paglikay sa high blood, heart disease, diabetes o cancer. Garlic Plus with sodium ascorbate. Natural ug mas epektibo. Mas epektibo. Garlic Plus. Palatian Impas. Mapalit sa mga butika. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Sa 105.7 Joy FM. Mga katinig, padayon kita na itong programang Tinig ng Bayan, alas 6:30 na. O good morning sa itong mga tigpaminaw sa itong online. Aha, subala pa ni GK Simon Tawal. Maayong buntag, Sir Loy. Galanog-lanog ang Joy FM diri sa Sitio Kinay. Higop tag init kayong kape. Aha, from Izay. Yeah, thank you so much. Good morning kay ingindo ni Lorena Neritan. Good morning, Sir Loy. Regards kang Brad Lauro Tainan. Okay. Good morning kay Annabel Kuguban. Pa, no? Daghan pang mga naka subaybay sa tuwa sa online. Mga katinig, dili lang actually drogang or kining sa tawag nini COVID ang ato ang problema karong panahuna. Oo. Kini naapagyapon ng problema sa illegal nga droga bisan pa no wala tuo ang mga ginahimong bypass operation, ang pagpatuman sa mga search warrant operation, daghan ng mga nangamatay, mga nangadakpan, naapagyapon ni problema sa illegal nga droga. Og nagkagrabe ang problema. Bisan pa wala to ang pagpaningkamot sa to ang mga otoridad. Dito sa Tacorong, dunay lima ka mga batan-on nga sumala pa mga salot ng lipunan, mga lulong sa illegal nga droga ang nang rape og 14 anyos nga dalagita. Nadakpan kagahapon mga katinig diha sa Tacorong. Karon ang ginapaningkamutan sa Philippine Drug Enforcement Agency SOC Sergeant Region or Region 12 nga makabot kini nga ginapangandoy nga province drug free or province drug cleared. Pero paon sa ba makabot ni no unsa bay mga requisitos nga kinahanglan para madeklara ang usa ka probinsya nga drug cleared na siya. Kaya ang kada lungsod adun namang gi mga kaso sa daghang mga involved no sa pagduso sa ginadili nga droga. Ato kining hisgutan uban na si Ma'am Kat Abad, ang spokesperson sa PDEA 12. Maing buntag ma'am, si Loy Rosario sa Tinig ng Bayan sa Joy FM sa Kidapawan po. Mayong buntag Sir Loy, ug sa tanan sa pamina sa atong program. Good morning sa tanan. Opo. Ginapaningkamutan gyud nga makabot ning province drug cleared. Pero sa barangay pa lang daghan natang mga na-declare nga cleared na, pero sa gihimong pag-monitor og pag-reassess dunay mga nangbalik na pod nga mga problema. Yes sir, actually yung drug clearing program or barangay clearing program dili ganun siya province wide, pero nationwide ni siya sir na ginakandak nato sa karon. Actually dugay na ni siya, however karon lang jud siya na highlight pod sa time ni Director Wilkins Villanueva since siya ang ulo jud ani sa aning programa no. Sa region na to from 2017 to 2019 until last year daghan ang mga drug cleared barangay. However, naay bago na memorandum circular ang PDEA na gipagawas na tanan nga drug cleared barangays from previous years up to October 2020 kailangan ma-revalidate. So usually po unsay mga requirements, unsay mga kinahanglan i-comply sa probinsya nga makabot niya ang ginapangandoy nga drug cleared. Bali ang mag-work out sa ni Sir Loy ang barangay jud or ang barangay sa ubos nga level sa respective barangay, sila ang mag-submit ng requirements sa Oversight Committee and i-deliberate siya sa Oversight Committee headed by PDEA. So ang committee nga na composed of PNP, DILG,
LGUDOH, and today as the chair. So ang process with ANMI based on EDB regulation number 3/2017. Na itatlo ka phases magot ng barangay drug-dealing program, Sir Loy. Una ang pre-operation, post-operation phase, and post-operation phase. So, dito sa mga phases na niya, nakatulog ka na ng approaches na ito, no? Ang supply reduction, which is mauning pag-contact na ito mga operation, mga surgery, no? So, ang atong TNC and our BADAC o operation tokhang or kanyang house visitation. Hello, Ma'am Kat. Or the personalities na still involved, wala jud na. Nagabiyahe ka, Ma'am Kat, no? Ma'am Kat, opo, traveling ka karon? Ay, opo, traveling. Oh, fading atong signal. But anyway, mabasa magyapon, masabtan magyapon gamay, no? Doon nalang portion nga mawala ang imong tingog. But anyway, sa kasamtangang sitwasyon, kumusta ang problema sa illegal nga droga sa Region 12? Kay atong makita, wala to. Doon ay mga daghang kayo mga nadakpan ng mga nagapayuhot o dili ra ba ordinaryo, kay dinagkuay pa ng kantidad ng mga illegal nga droga ang ilahang ginapayuhot. Opo, sa current ang assessment dyan natin sa regional drug situation, naadyak yung mga illegal drugs na nagsulod sa ato region. Ang Region 12 considered as drug-consuming region. So wala tayong monitor rin na mga factory, ay ang laboratory sa illegal drugs. So mostly sa mga nagsulod sa illegal drugs sa ato ang region, coming from outside regions and coming from Luzon area. No? So maunang ginamonitor po na ito. So sa karun, based sa mga apprehensions na ito, daghang Japon nag-dula o nga activity. Although sa atong data, no, sa drug clearing program na ito, daghang na po ang na-clear na ito, more than 900 barangays na out of 1,153 barangays in the region. However, maugahin na, we have to conduct revalidation sa tanan nga drug cleared barangays na previously declared sa mga from since 2017 hanggang October 2020. So mauna karon, no, kung makita ninyo sa atong mga accomplishment na or programs na nagatuyok doon ang atong drug clearing team, no, in the region and in their respective provinces to conduct reorientation dito sa mga previously nga mga na-declared na kung katong mga barangays pang ongoing papun ilang validation. So mauna nga dinating umaan doon na ito, no, kay from October 2020 manggod up to this year, up to this period, ang na-revalidate pa lang na barangays, dalawa pa lang. So katong mga previously declared o katong iwan nga double time tanga kailangan mag-submit po sila performance and we have to conduct revalidation since sa ating mga bagong parameters po nga ipagawa to the regard to sa drug clearing program. Kagahapon sa CPOC meeting, no, sa City Peace and Order Council meeting, there is Dakbayan Skidapawan, doon ay mga representante gikan sa PDEA, no, ang nitambong o gi-report katong drug situation. Unsa ba yung sitwasyon sa illegal drugs diri sa Kidapawan City, ma'am? Ang North Cotabato province manggod, no? So kung ang atong source comes from zone or kaming dira sa banda food sa mga tapat nga munisipyo gikan sa other province o sa tapat sa area sa barm, no? Naman po din ma-monitor ng almost ng mga apprehension sa ito. Dira ang ginaingon nila nga source is coming from Maguindanao or coming from dira sa gawas pag food ng mga region. So, ang Kidapawan, mauna o kung either na ay mga nag-dispose siya dira, na ay nag-pushers po dira, pipila ka mga pushers dira. And kung talaw na ito, medyo dagko ang fissure sa North Cotabato as compared to other provinces. Ay dira manggod usually first mo agi ang illegal drugs na nagatulod ko diri sa other provinces, diri sa Region 12. Ang dili lang unsa tawag nini ang karon ato nakita nga daghang kay mga apprehension, pero murag matingala kita nga bisan pag daghang mga nadakpan, daghang mga nangamatay tungod sa illegal nga droga, napagyapon sila, no, na mas nikusog pa man gani siguro kay tungod sa kadaghang mga epektos nga makumpiska ngadto kanila.
Opo, ang illegal drug business kasi Sir Loy, lucrative business. Mauganin na, mauna ni mode of living man po sa other drug personality. Mm. Kaya ang ibang division nila mabiyaan despite sa mga apprehensions, despite sa mga operations, huwag kaming mga constant reminder sa law enforcement na mag-undang na o mag-ana. Pero ang uban na apagdusya po, yung kinsa ko na may ilang mode of living po, huwag kaming ang uban kumbaga, kung may matakpan na isa, na apoy mga other members po, ilang network lang po na mupuli. So, mauna ang ginayon na ito nga medyo lisod siya, pero ginatinguhaan na ito eventually ma-clear po ang atong mga lugar from problem of illegal drugs. Aha. Ma'am, salamat good kayo sa higayon nga gihatag nimo ni atong programa. May buntag utro, ma'am. May buntag sa Sir Loy, and thank you po sa higayon nga ginagay mo ni Mr. Apo, thank you so much po. Mga katinig inyong nabati si Kat Abad, ang atong spokesperson sa PDEA 12. Murag lisod yun makabot kining drug cleared nga barangay o province kung dili magtinabangay ang katawhan, no? Kinahanglan magtinabangay yun. Pero lisod mang good kining negosyohan eh, wa ka kabalo, imuhang ka at bang rinay ka istorya involved, no? Maay kay mutago. Pero ang isa sa mga indication diha mga katinig nga involved sa mga illegal nga activity, matingala ka way klarong trabaho pero doon ay kwarta, no? Haruhay kay panginabuhi. Haruhay kay kinabuhi nga walay klarong panginabuhian. O mo na magduda gyud ka kung kana ba illegal o legal, no? Pero moana man kun sila mind your own business. Monkey business. Alas 6:42 na mga katinig ang atong oras. Mga kayo pan mas ganado sa produktong sigurado MMV Stream New muabags pag asenso. Ang inyong mga baboy manok ug bibe baka o kabayo kanunay pakan-a o MM Feeds Premium aron paspas ang pagdako ug maayong resulta MM Feeds Premium maayong magpatubo. Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis, at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886. Kikalipay og dako ni Lina Jean Dumandan, taga Neo Pontevedra, Antipasco, Tabato, ang ihang pagpatumar sa Kidiaki Vitamin sa ihang anak nga si Marjorie kay himsog na kini og iya pod ginahaplasan sa Yaki Liniment Oil ang mga pinaakan sa lamok. 4 months si ako na siya gipainom og Yaki Vitamins, niya nga haplas pod na niya Yaki pod niya oil, nakaron niya basta nang taon sumubos na entaon. Iyan ang Kidiaki Vitamins og Yaki Liniment Oil, epektibo gyud na sila mga higala busa sulay lang ninyo. Mapalit sa mga butika. Panamox Antibiotic Caplet. Frequently Asked Questions. Asa mamalit ang Panamox Antibiotic Caplet? Sayon ra pangitaon ang Panamox Antibiotic Caplet. Tungod available kini sa tanang mga agri-vet stores duol sa inyong lugar. Panamox Antibiotic Caplet. Panamox Antibiotic Tablet. Proven and effective sa inyong mga manok. Kasi itiyan naka-aper sa gadaan paroy lanaw. Kung sa may muhang na experience sa paggamit nimo sa Panamox eh? Ako na experience sa paggamit ako sa Panamox. Katong manok na kong gisikon ba din wala ming kaon. Pag tumaro ka ng buntag, paghapon yung kaon dito siya. Dahil ipatumaro ko siya, kanang wala kay kaon. Tulo ka adlaw ra ito siya din. Naulian ko siya, gupag yung naong ito. Burot na. Burot ang naong ito eh. Sayang ito lagi. Mga daghan tambal yung kiyan. Kung saan tambala sir? Panamox. Panamox. Okay na kayo. Ang Panamox girls. Parehas ako sa mga beginners. Ay,
kids ya. Okay. Biktibo kayo. Biktibo kayo. Panamox Antibiotic Tablet. Mapalit sa tanang AgriVet Store sa inyong lugar. If you are in Kidapawan City, stay at LA Resort and Hotel. A quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready, and enjoy 2 hours of swimming for free. We have function halls for weddings, birthdays, conferences, reunions, product launching, and other occasions. We have a wide variety of foods and arrangements you desire. LA Resort and Hotel is located at 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For reservations, call 064-572-3738 or cell phone number 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort and Hotel. Remember the place. LA Resort and Hotel. Your home away from home. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM. Alas 6:45 na, mga katinig, ang atong oras. Good morning kay Nel Serdal, no, nga naka-online karon og usab kay Sir Juning. Good morning kaninyong tanan. Adunay reklamo kitang nadawat gikan diha sa taga Antipas. Ga reklamo in taon ning atoang mga residente kay tungod kada gabi daw, no? Atensyon para sa atoang Chief of Police kay Police Major Jan Minidel Kalinga. Sir, dunay reklamo diri, no? Paspas ra ba kay motubag si Sir Kalinga pag atong tawagan? Sumala pa halos kada gabi daghang mga naga karirahay diya, no? Naga drug race, bura-bura, perting disturbuhan daw kayo. Matag alas 11 sa gabi maglumba na sila padagan sa National Highway. Unya wa man gipang dakop. Morning problema, lisod dakpon ning mga involved ba sa drug race kay abinimo og kining nagaunsa ra, no, pero kalit na lang sila maglumbag padagan. Ang oo. Ah, kusog managan mga motor. Oo, mo na inigabot sa mga pulis, mga wala og pinakalit. Ang dili maayo mong good kay disturbo kaayo, no? Saba kayo, alingugog kayo mo nang mga katauhan diya. Nagakasuko ba kay alingugog kayo? Unya delikado pag ina sa disgrasya, no? Mintag sila ray mga madisgrasya, ayaw lang nang walay maangin kanang ilang ginahimo diya nga makiglumbaanay. Pastila ni mga tawhana, mga tulibagbag man kay ni mga tawhana ni, no? Dami kayo kuan ba kanang dapat pag madakpan ni sila sa mga pulis, pipion din ang ilahang mga open pipe diya, no? Iyan lang may ginahimo, ginapatang, sila mismo ginapasugo, tanggalo ng inyohang modified nga mga kuwan diya, tambutso. Mahal ra ba? Ha? Problema, mapalit mo. Oh, daghang kwarta. Wa may problema mag-modified kasi mo ang sakyanan, basta di lang ka makadisturbo sa lain tao. Kini, hassle kayo, disturbo kayo, gusto kang pahuway. Nya labi na lain pa mong gibati, samot yun kasuko ba? Ay lang pa-stress kay magpa-stress gani ka na samot ang imuhang problema noon. Sa pikas bahay mga katinig, kinatong isgutan kay importante kayo ning kay natinuod na manggod, no, ang prediction sa mga eksperto sa pag daghan sa kaso sa COVID-19. Asa ka? 8,019 pinakataas nga kaso nga natala sa history nga nagsugod kining COVID-19 kapintuig ang nilabay, no? Nasa linya sa itong komunikasyon si Professor Ramon Bilino Jr. sa Ateneo de Davao University. Prof, good morning. Si Loy Rosario po sa Tinig ng Bayan sa Joy FM Kidapawan. Yes, magandang umaga. Magandang din sa lahat naman nagkikinig. Medyo na maraming kinabahan actually, ano, dito sa pagsipa ng kaso ng COVID-19. Kung ganun kataas, so sa isang araw lang mahigit 8,000 yung naitala. At may mga pagtantya ang ating mga eksperto na dahil dito sa pagpasok ng tatlong variant ng COVID ay magiging times 28 daw, no, ang duplicate o pag multiply nito. Ano ho yung nakikita ho niyong sitwasyon sa mga kasalukuyang ginagawang hakbang kasi ang gobyerno agad na nagpatupad ng bubble bubble lockdown ang pinatupad dito, no? So ano ho yung nakikita ho ninyong sitwasyon po ngayon, sir, at pwedeng gagawing hakbang
para agad ay makontrol yung paglobo ng bilang ng mga nagpo-positibo po. Yeah, yung NCR bubble kasi medyo very ano lang siya, very temporary lang siya. Yun lang para hindi lang kumalat sa ibang provinces kasi medyo concentrated ngayon dito sa talaga NCR, Laguna, Rizal, yung nearby ano, nearby provinces sa NCR. Doon talaga ano, umikot itong ano no, itong mga different variants. Pero yan, sabi nga natin, no, ano lang yan, band-aid, ano na solution lang yan, no, para lang hindi masyado kumalat, no. Pero yun na nga, no, ang problema natin is that what if yung ano eh, may mga nakalabas na before na-implement yung bubble. So ito rin pa rin yung nagiging problema natin. Ito yung magpapakalat ngayon ng virus. Oo, no. At saka at the same time, kahit na may bubble yan, ibig sabihin, although gusto lang ma-contain within dun sa, ano, no, dun sa NCR plus 4 provinces, wala pa rin tayo ano, wala pa rin tayong solution doon sa increasing number kasi ano talaga no, concentrated talaga din doon sa lugar na yon yung increasing number no, almost 200% eh, doble yung ano yung kanilang pag ano eh, paglobo eh. So yun yung medyo hindi pa natin nakikita ng ano no, kung ano yung possible solution kasi ang sabi nga natin no, ang lagi nating kinakatakutan since last year is ma-overwhelm yung ating healthcare facilities. Ibig sabihin no, hindi na ma-accommodate ng ating mga ospital, yung mga nagkakasakit, yun yung talagang medyo delikado. As of now, hindi pa, nasa critical, ano, nasa critical level pa lang itong mga ospital natin that is malapit na mapuno. Sana hindi na, ano, no, hindi na marating talaga yung mapupuno and kailangan ng ilipat no, sa mga nearby provinces itong may mga sakit sa Metro Manila. Yun, ang ano kasi talaga natin, no, masyadong, ano, masyadong naging kampante yung mga tao na pagsabi ng ano may mga vaccine na mag-open up na yung economy natin medyo masyadong na-excite at the same time pumasok tong mga different variants kaya talagang multiple factors no medyo hindi na alam ng government kung anong unahin natin kasi multiple multiple factors talaga may mga solution solution nga lang yung bubble ibalik sa Metro Manila yung mga vaccines no para at least mapabilis yung pag-vaccinate ng mga tao doon just to increase itong ano no itong immunity pero sa ngayon no, ang ano talaga natin is stay at home lang talaga no medyo kung talagang hindi naman kailangan lumabas wag lumabas pero yung nagiging problema pa rin talaga sa ngayon nakikita natin yung mga nahahawaan sa workplace nila tapos nadadala nila yung virus sa kanilang mga bahay so I think kailangan talagang bigyan ng pansin itong protocols natin dito sa mga workplaces kasi it seems like ito yung culprit no kung bakit clusters no pamilya-pamilya yung ano no yung nahawaan and it seems like no yung ang nagdala ng virus sa kanilang bahay ay yung nagtatrabaho na lumalabas ng bahay. Yun nga ang pinakamasaklap dito before pa nangyari ito, meron nang babala binigay sa gobyerno. Pero sabi hindi pwedeng ano kasi mamamatay yung ekonomiya. Yun nga nangyari na itong pinangangambahan. Kaya bagaman at hindi ito panahon ng pagsisihan pero nakikita natin na may pagkukulang o kamalian na ginagawa ang gobyerno sa pagsugpo nitong virus na ito. Ano pong nakikita niyo, Prof? Yeah, actually, nakikita rin yung inconsistency sa policy. No? Okay lang naman no, if they would create a policy pero dapat consistent tayo sa mga policy. No? I'm referring dito sa IATF kasi ang IATF, parin nga, since the beginning, sabi natin, kailangan talaga ng isang government agency na tututok talaga dito sa virus. Hindi pwede itong isang ano, task force ko composed of different ano, no, different heads of different government offices kasi magbabanggaan at magbabanggaan sila niya ng mga kanya-kanyang interest at opinion. So, yun yung sinasabi natin. Dapat meron ng isa lang talaga no, na dapat na magiging responsible for that, magiging leader itong ating COVID response, walang hindi nasunod eh. Patuloy pa rin sa IATF. Eh, yung IATF, lumalabas na hindi na sila consistent sa kanilang mga policy. Kasi nga, kanya-kanya lang ang ano, kanya-kanyang suggestion. And medyo... Maraming bright, maraming gustong... maraming bright, maraming gustong makakupit. Oo. Tapos yun, ano nga, for example, no, isa sa mga nakita natin na medyo very inconsistent doon sa policy ng IATF, yung pag-open ng mga sinehan na alam natin at this time
hindi naman siya very ano, hindi siya necessary, no? Na ano, hindi naman din din ganun kalaki yung pwedeng ma-contribute niyan. So yun, nagugulat tayo no sa mga ano no, sa mga policies ng IATF. Siguro medyo ano na medyo nag-agree tayo doon sa ibang senator sa sinasabi na bogey na lang siguro yan no, kasi nga hindi naman effective eh. Nagkakaroon lang tayo ng inconsistent policy. Mas maganda na maglagay na lang tayo ng isang tao no, that will actually govern all, okay, and make that person responsible. Ngayon kasi walang responsible eh, kasi grupo ito eh. So kung sinisisihin natin, walang ibang matuturo yung mga tao kasi grupo ito. Pero yun ang problema, eh bumirang ito kay Presidente. Siyang ano eh, siyang may final say dito eh. Yeah, exactly. And in fact, no, ano, kasi command, ano niya, command responsibility din yan. Sana nung umpisa pa lang nakita niya na medyo nagiging inconsistent na itong mga ano, no, itong IATF. Sana doon pa lang, no, medyo naging ano na siya, no, naging strict na siya, no, tapos dinisiplina na niya. Yun na, problema is that, masyado rin siyang nagtiwala no, doon sa mga itinalagay niya doon sa task force na yon. So, ito, no choice yan, no? At kailangan magiging responsible din siya doon sa mga actions na kanyang itinalaga. Kahit ito, nangyayari ngayon, kagaya sa atin, dito sa Cotabato, sa Kinabawan City, ang sabi, wala na yung planong pagbili noon ng bakuna sa AstraZeneca dahil nagsara na ang AstraZeneca, naubusan na ng supply. Ngayon may pahayag naman ang World Health Organization na kasuklam-suklam daw yung hindi pantay-pantay na distribution ng bakuna dahil ang mga mayayamang bansa ang una nakabili. Pero kung titingnan mo, paano kasi, yun nga sinasabi ho natin, napakakupad ng gobyerno dahil maraming bright at maraming gustong makakupit dito sa COVID na ito eh. Kaya yan ang dahilan kung bakit hindi tayo kagad nakabili ng bakuna at yung dumating yung dumating sa atin yun yung donasyon galing ng China. Yeah, actually kung hindi pa dahil din doon sa COVAX facility, wala din tayo vaccine right now. Yan ang tama yung sinabi mo no. Lumabas yung problema niyan November pa lang last year if you remember no, na nagkaroon pa nga ng investigation itong ating Senado na lumabas na wala pa palang pinipirmahan na kontrata itong ating gobyerno because there are certain requirements na hindi pa natin nasasubmit no? At may mga papers na hindi pa napipirma no? Especially itong Secretary Duque no? They were referring to that yung sa report na yun. So yun, sabi nga natin no? Unahin yung mga mayayaman. Pero kung tayo naman ay kakain sa restaurant, di ba una, hindi yung una nag-order. Correct. So, ang problema, hindi tayo na una nag-order kasi ang tagal natin ng order. No? Hindi tayo na daming proseso. Daming proseso na doon din pala ang bagsak. Oh, at saka ano rin, no, isa din yung medyo nagpapagal kasi alam natin no, na merong requirement itong ano, indemnity no, just kasi because of our experience sa Dengvax siya. Siyempre itong mga pharmaceutical companies gusto din makasiguro. So ito yung ano, yung indemnity clause. Ay, alam na natin na meron gano'n. No, bakit ang tagal no, bago tayo nagkaroon ng gano'n? No, sometime February lang lumabas ito. Kaya medyo March na dumating itong mga vaccine. So sabi nga natin, at some point medyo may kapabayaan din eh kasi ang tagal no, nagsimula tayo dun sa bagal sa testing no, testing and contact tracing if you remember last year no, lampas isang taon na no, mga November last year nagkaroon tayo ng first two cases ng COVID dito sa Pilipinas. We were hoping sana no, na agaran yung contact tracing tsaka yung mass testing natin, walang nangyari. Eto naman ngayon sa vaccine naman, medyo problematic din no, kasi medyo mabagal din talaga yung action ng ating gobyerno. Kaya nagkakatotoo na yung sinasabi na matirang matibay sa nangyayari sa kasalukuyan dahil nga sa ganong klaseng pag-handle ng gobyerno sa problema ng COVID dito sa ating bansa. But anyway, ang pinaka-importante pa rin dito yung pag-iingat ng bawat isa, wag na natin iasa sa gobyerno yung ating kaligtasan, di po ba? Yeah, at saka ang ang worst case scenario natin kasi ngayon yung problema last time no, kasi ngayon ayaw din ang tawaging lockdown. Bakit ayaw din ang tawaging lockdown? Kasi nga wala na tayong pang-ayuda sa mga hindi makakapagtrabaho. Pero yung nangyayari ngayon sa NCR bubble, it seems like the lockdown siya eh no? Kasi nga enhanced na GCQ siya. May mga transportation na hindi na ano no, in-offer nila. Termino lang yung pinalitan. Oh,
So ngayon, paano papasok itong mga magtatrabaho? Kung magsisiksikan sila sa mga public transportation, of course, mas mataas ngayon yung probability na sila ay mahawaan, tapos pag-uwi nila ng bahay, doon na naman yung problema. And I don't think no na yung talagang solusyon ang binibigyan nila, yung sinasabi nila na kahit nasa loob ka ng bahay, ay magmamask ka, medyo delikado yun because it feels like 24 hours kung magmamask sa loob ng bahay. Ito nga, no, mga oras ng pagmamask, medyo naano na tayo, no, parang hindi na nakakahinga. How much more, no, 24 hours kung kahit na matulog ka, nakamask. Hindi lamang yan prof, kasi dapat daw doubling mask ang yung isusuot. Ay ang kapal noon. Doubling mask daw face shield pa. Ang sobrang init noon. Aha. Ang pero may good news naman din daw kasi yung mga private companies ba papayagan daw na bumili na ng bakuna. Makipag-negotiate basta meron lamang tripartite agreement. Actually, medyo, sabi nga natin, good news na, pero it's late bad news pa rin, no? Dapat umpisa pa lang, na at least, para natulungan din naman yung gobyerno dito sa, pag-vaccinate, no? Hindi na kailangan na bumili ng gobyerno ng marami to vaccinate our population, kasi katulong nila itong private. So, yung tanong natin, bakit ngayon lang? Bakit hindi pinayagan? Yung una pa, na marami pang supply, no? Na pwede, na may pera naman yung private sector natin, na pwede makapag-order ng marami dito sa, dito sa mga pharmaceutical companies. Ngayon lang kasi hands up na sila, hindi na nila kaya. at saka nahahalata na. Ay, naku po. Ay, malaking problema talaga itong hindi magandang sistema na mga nasa paligid ng Pangulo. Actually sila yung nagdadala ng dagdag na problema sa ating bansa itong mga nakapaligid sa Pangulo. Prof, maraming salamat po sa panahon binigyan niyo dito po sa ating programa. Magandang umaga po ulit. Okay, maraming salamat po, Paul. God bless po sa inyo. Opo, ingat po lagi. Yung virus hindi natin nakikita. Thank you so much po. Si Professor Ramon Bilino Jr. sa Ateneo de Davao University. Pastilan in tawon. Unsaon na lang, no? Magpadayo ng inganing bulok nga sistema. Hindi sabay dapat mahayan ni ini. Hindi to panahon ng pagsisihan dahil nasa matinding krisis tayo. Pero unsa may itabo? As alangan pasagdan na muna sila Duque de Aug si Galvez nga maoy number one nga nagamanipula ning problema nato sa pagpalit og bakuna. Alas 7:03 ng atong oras, mga katinig. Musulod ng alas 7 balita. Dagang salamat sa inyong kanunay pagpaminaw ni atong programang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.